Please subscribe. Ito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng awayan. Yung po na meron po akong napanood na video na talagang dito po ay sinabi na si Rina daw ay hindi magagamot ng doktor. Bakit po kaya hindi magagamot ng doktor itong si Rina? Panoorin po natin yung video nang sa ganun ay malaman natin kung bakit sinabi na si Rina daw ay hindi magagamot ng doktor. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali. At magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi. At pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin sa portahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at syempre makakasamahan ko po sa Karepa, Kalinga Reactor Partner, at yung mga Kalinga Partner na Charity Vlogger. At kung pwede, kapag tayo po yung nanonood ng kanilang mga video, ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nag-iikaw sa buhay. O ito po yung video na sinabi na si Rina ay hindi kayang gamutin ng doktor. Ang kabuuan po ng video ito, kung gusto nyo mo mapanood ay nasa YouTube channel ni Kuya Brooks. Ayun, si Kuya Brooks ay talagang napakagaling na charity vlogger po niya at talagang napakabait na tao. O ito po yung video. Ay, si anak mo. Pamangkin na asawa mo pala. Ano pangalan mo nun? Pamangkin ni Dante yun. Dante po. Kaya lang, pumanaw na. Okay. 2001. At yun yung namatay at nakaburol at pumunta at nakiburol si Rina. Ayun. At yung time na yan na sinasabi nyo na habang naglalamay at nanood siya sa cellphone at tawa ng tawa, doon mo sa una napansin. Tapos yung cellphone na ginagamit niya at pinapanood niya, hindi naman nakakatawa. Napansin mo bakit tawa siya ng tawa? Dahil na ay mayroong something na. Ano naging dahilan na bakit naging mayroon na siyang hindi mo siya naisip niya sa palagay mo ay bakit tawa ng tawa? Ikwento mo daw, Nay. Ano yun? Naisip mo, sarila talaga yun. Nasibigan. Okay. Basa pa yung buhok, mahangin na ng electric fan. Tapos okay. Basa pa yung buhok. Yun na yun. Doon nagsimula na. Iba na yun. Doon na nagsimula. Yun ba yung kasabihan sa mga unang panahon na sa mga matatatanda? So totoo pala yun. Pero ang doktor na hindi naniniwala, ano? Hindi naman nila kayang gamutin yan. Ah, ganun po ba? Hindi nila kayang gamutin. Yan. Totoo nga, no? Yun po, no? Napanood po natin yung video, no? At medyo nakakagulat, ano? At kung gusto niyo pong mapanood ng buong buo ang video nito, ay puntahan niyo lang po ang YouTube channel ni Kuya Brooks. Si Kuya Brooks po ay talagang napakabait po na tao niyan, si Kuya Brooks, ano? Talagang siya po ang ama ni Kalinga Daan. Kaya nga po, no, na-interview niya itong si Lola, no? At ito pong si Lola, ayon sa pagpapakilala niya, ay siya po ay parang tsahin ng dating asawa ni Ma'am Melanie. Ano po? Yung pong asawa ni Ma'am Melanie, yung namatay dati, na pinuntahan po ni Rina, no? Kung natatandaan niyo yung kwento po ni Lolo Nestor noon, na hinatid nga daw po niya itong si Rina doon sa burol ng kanyang amain, ng stepfather. Subalit pagkuha daw po niya ay parang may problema na si Rina, no? Kung natatandaan niyo, no? Nagkwento po niya si Lolo Nestor, ano? At tayo naman po dito kay Lola ay yun na nga, no? Napansin daw po niya si Rina doon sa burol nung kanyang pamangkin, nung stepfather ni Rina ay parang tawa ng tawa, no? Habang nanonood ng cellphone. Pero hindi naman daw po katawa-tawa yung pinapanood ni Rina, no? Kaya ang nasa isip nga nila ay parang may something
sa isip na Rina. Ibig sabihin na parang may problema na si Rina sa pag-iisip. Ano? Nung tinanong po itong lola kung ano daw po ang dahilan, ang sabi ni lola ay parang kabuwanan ni Rina. Ano yun? Ano ba tawag doon? Regla. Ano? Ay naligo. Parang ganun ha. Naligo po si Rina. Ano? At siyempre basa. Nagpatuyo ano sa pamamagitan po ng hangin, electric fan, parang ganoon, at nahanginan nga daw po itong si Rina, o kaya ay natulog ng basa yung buhok. Ano po, natulog ng basa yung buhok, kaya parang nagkaroon ng problema itong si Rina, no? Sa mga matatanda ganoon eh, no, mga sinasabi nila, huwag matutulog ng basa ang buhok kasi medyo delikado. Ano po, baka maapektuhan nga yung pag-iisip. At ang sinabi po ni Lola dito ay hindi naman daw po kayang gamutin ng doktor, ano, yung mga ganung klaseng sakit. Ano po ibig sabihin? Siguro albularyo po makakagamot ano sa ganung klaseng sakit. Ano po? Pero ngayon po kasi wala nang imposible. Ano po, para sa akin ano, wala na pong imposible. Kasi napaka ano na po ng technology ngayon, ano? Meron nga pong inooperahan eh, hindi na po doktor ang nag-oopera, di po ba? Eh talaga ngayon eh wala na pong imposible. Ano po? At hindi po ako naniniwala na hindi po kayang pagalingin ng doktor. Ewan ko lang po no sa paniniwala ng iba. Siyempre kanya-kanya naman po tayo ng paniniwala, ano po. Pero kung bali, yung mga bali, pwede. Naniniwala po talaga ako doon yung mga bali ay nakukuha po sa hilot. Ano na hindi na po kailangan simentuhan. Ano, ako po ay naniniwala doon ano sa mga manghihilot. Pero po pagdating po doon sa ibang bagay katulad po noon, sakit na rin na hindi magagamot ng doktor, ay medyo imposible ano. Kasi sa ngayon naman nakikita naman po natin na si Rina ay unti-unti nang gumagaling. Ano po, bagamat na hindi mabilis yung kanyang pagaling, pero nakikita po natin yung kanyang improvement. Ano po, wala naman pong ibang gumagamot sa kanya kundi yung doktor, ano. Siyempre, kasama na rin po dyan yung ating mga panalangin, ano po. Yung po ang pinaka-importante dyan, siyempre, yung panalangin. Ano po, kasi wala pong imposible sa ating Panginoon, ano. Ay po nila, hindi kayang gamutin ng doktor, pero kaya po yan gamutin ng ating Panginoon. At siyempre, may mga instrumento ang ating Panginoon kung paano po magagamot itong si Rina. At naniniwala po ako na yan ay magagamot ng doktor yung sakit ni Rina, ano, kasi hindi naman po nakakasigurado na yun po ang dahilan, ano, yun po talaga ang dahilan kaya si Rina ay nagkaganon, ano, yun naman po ay maaari na isa sa mga dahilan, ano, kumbaga baka lang, baka, ano, wala pong kasiguruhan, ano, kaya po yan, si Rina ay nasa Manila upang patingnan sa St. Luke's. Ano, sana ay ma-detect na po ng doktor kung ano po talaga yung naging dahilan ng sakit ni Rina, at sana ay mabigyan po ng tamang gamot si Rina upang sa ganun ay maging maayos na po sa kanya ang lahat. Ano, wala naman pong problema na kay Rina, no? Sa nakikita ko yung memorya na lang, ano, masyado po siyang makakalimutin. Ano po, pero yun sa pag-iisip, parang normal naman na po si Rina, ano. May sakit pa po si Rina, ano, pero hindi na po ganun kalala. Ano, kumbaga, ay konting gamutan na lang at maayos na po itong si Rina. Yan ano, yun po ang napanood natin kay Kuya Brooks. Ano, yun po ang sinabi ni Lola. Pero ginagalang naman po natin yung sinabi ni Lola. No? Pwedeng may katotohanan, pwedeng walang katotohanan. Pwedeng ganun. Ano, kasi wala naman pong kasiguruhan. Ano po, yung sinabi ni Lola. Kasi, siyempre, hindi naman po niya nakita. Ano, or hindi naman po niya talaga alam kung ano po yung totoong dahilan. Ano po, kumbaga baka lang, baka yun ang dahilan. Ano po, kaya yun, ano, maraming po salamat, una sa lahat, siyempre, sa kay Kuya Brooks, ano, sapagkat nakakuha tayo ng video clip para reaksyonan. Ano po, siyempre, ganun din po kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab at kay Ate Edna. Ano po, at siyempre, sa Kalinga, siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat, at ganoon din siyempre una sa lahat ay sa ating Panginoon, ano po, sa mga viewers, sa mga sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all.
Diyos Mabalos.